kabataka ang tutorial ng paano gumawa ng simpleng video na katulad ng ginagawa ko. Open lang ang KineMaster, pumunta sa MT Project, tapos pupunta sa media browser, hanapin yung mga file na gusto mong i-upload. Yan, scroll mo para mahanap mo na mabuti. At yun, saka mo i-okay. Pagkatapos mo ma-okay, nandyan na yung video natin. Tapos, pupunta ka naman sa layer. Punta ka na media. Hanapin mo ulit yung file kung anong gusto mong i-insert doon. Katulad nun, yung logo ko ang gusto kong insert. Ito naman ang gagawin kong watermark ng video ko. So, ganun, i-adjust mo kung paano at kung paano palitin, kung gaano kaliit at saka mo ipwesto kung saan mo gusto ilagay. So, ayan, lipat-lipat ko, ina-adjust ko. Tinatantya ko kung paano ilagay doon nang hindi siya gaanon kalaki na interact sa video natin. So, pag okay na, yon, i-adjust mo naman hanggang doon sa dulo para sa buong video, nandun siya. So, pag mapapanood mo sa video natin na yung picture nandun hanggang sa matapos yung video natin. Yun po ang tinatawag na watermark ng video. Tapos, dahil maingay kanina, imi-mute ko yung video. Baka makapiright tayo sa tugtog kung saan ako nagbubuhat. So, maglalagay naman tayo ngayon ng logo sa harapan para bago bumukas ang video, ayan po, makikita natin una yung logo ko na pangalan ng vlog natin. Yan po yung trademark ko, yung mukha na yan, saka yung pangalan. So, yan, guwapong-guwapo, di ba? So, ayan po. Lalagyan mo ng transition kung paanong gusto mong itsura niya paglabas. Pinanood mo kung papunta na sa video kung ano itsura niya. Yan, magbabago-bago siya. So, tutuloy lang po natin hanggang kung anong... Pwede mo rin palitan yon kung anong gustong mong design ang ipapalit mo. Pwede po. Yan, ulitin mo lang. Ganyan. Click-click mo ulit doon. Kung gusto mong palitan. O kung hindi naman, edi gumawa ka na ng, magdagdag ka na ng iba. So, shoutout po sa mga subscriber natin dyan na mas... masipag na nanonood sa video natin. Wala po yung video natin, wala po tayo dito kung wala kayo. Salamat po sa inyo, shout out po sa inyong lahat. Oh, ito malapit na matapos, konting kimbot pa. Yan. Ganun lang po kadali ang paggawa nito. Pupunta lang sa media browser para ma-insert doon yung gusto mong insert. Tapos, yung transition niya, transition effect, pwede mong palitan, ganun. Meron pa po tayong iba-ibang klase niyan na pwede mong i-download. Maghanap lang po doon sa may layer, sa may effect ng transition kung ano pong gusto mong ilagay. So, ayan po, ganyan lang. Ganyan lang po kadali.
So, kung may gusto ka pang ilagay, idagdag mo lang. Yan, katulad niyan. Kung gusto mong insert ka pa, picture ng jowa mo, o picture ng kung sinong gusto mo, pwede po. Yan, ganyan lang. Ganyan lang po kadali. Kaya pag pinanood mo, ayan na po yung output ng papanoorin natin. Yan po. Ganyan lang. Ganyan lang kadali. Tapos, kung hindi ka kontento, palitan mo yung transition niya. Kung anong transition ang nakarapat dapat doon sa video mo. Ganun lang po. So, ayan na. Kung maganda na yung dating, doon mo na ipipix. Ganyan. O, ulitin mo. Tapos, kung gusto man lagyan ng iba pang effect, nasa sayo na yon. Madali na lang din naman ilagay. Gagawin mo lang. Parang sa basic lang na ginawa natin nung una. At yan, lalagyan mo naman ng subscribe button sa chroma key natin. I-enable mo lang yung chroma key. Tapos, i-adjust mo lang kung paano yung itsura niya paglabas. Yun po. Yung chroma key po, pwede po kayo mag-download sa YouTube. Maghanap po kayo doon ng mga yung hindi naka-copyright. Pwede nyo i-download. Yan po, ipipesto po natin ng maayos. Yan, tapos na. Tapos i-play mo na lang kung ano itsura niya pag-play. Ayun, pipindot ng bell. Kung kulang pa, hindi pa nagpa-function na mabuti, pwede mo pang ulit-ulitin. Ulitin mo, ulit-ulitin mo hanggang sa maging tama. Yan po. Kasi, yan, diyan mo malalaman kung maayos na siya, nagpa-function na mabuti. Ulitin, ulitin lang po hanggang sa may tama. Yan. Yan po. O, ganyan-ganyan lang. Ulit-ulitin mo lang. Che-check mo dun sa chroma key. I-adjust mo para hindi makita yung background niya. At yung gusto mo lang, yung ano lang niyang makikita natin. Yan po. Ganyan. So, okay na. So, pag okay na, di tigilan mo na. Pero pag hindi pa naman okay, di ulit-ulitin mo lang hanggang sa maging okay. Yan po. So, ganun lang kadali. At kung gusto mo man naman lagyan ng sounds, mamimili ka dyan sa audio browser natin. Maraming mapagpipilian dyan. At kung wala ka naman mapagpipilian, pwede ka po mag-download. Ganyan lang po. Pag gusto mo nang i-add, i-plus mo. Yan, plus. Tapos, i-enable mo yung loop. Tapos yung extended para mapunta hanggang dun sa dulo. Para hindi ka na paulit-ulit na mag-dodog-tudog-tong doon. Para automatic na siya na hanggang sa dulo yung tugtog. Ganyan po. So, ganun lang kadali. Kung gusto mo naman yung kanta mo yung ilagay mo dyan, pwede. Kung ayaw mo naman, mamili ka ng mga sounds doon sa media option natin. Yun, katulad yan, breathtaking yung nilagay ko. Yun po yung maririnig nyong tugtog sa background ng video. Ganyan po. Tapos, i-play mo na. Yan po yung magiging background ng output ng video na ginawa mo. So, ganun lang po kadali. Hindi po siya mahirap gawin. Pero, pag sa baguhan, kunting practice lang po.
makakaya nyo rin yan. Katulad ko, di naman ako talaga nag-aral kung paanong gumawa. Practice-practice lang. Tapos, kung gusto mong lagyan ng mga sulat-sulat, ganyan lang din. Oh, katulad, chest workout. Itatype mo. Ganyan lang. Parang nagte-text lang ng ordinary. Kung mali, pwede mong burahin. Kung tama, edi okay. Ganun lang po. So, itatype mo ng ganyan. Type lang. Dahil mabagal mag-type, saka nagahang yung phone. So, ganyan siya kabagal. So, hindi pa kasi tayo nakakabili ng maganda-ganda. Tapos, pagkatapos nun, i-adjust mo kung saan mo gusto ilagay. Kung katulad sa akin, sa baba mo ilalagay. Ganyan. So, pag play mo, nandun na siya nakatats na mapapanood. Ganyan. Ganun lang po. So, okay na. Habang nag-ano ka, nagbubuhat ka, nandun nakalagay yung kung ano yung paano niya binuhat. At kung may gusto ko pang sasabihin, text mo uli. Katulad niyan, thanks for watching. Salamat po sa mga nanood. Ganun po. Ilalagay ko po ngayon doon. Thanks for watching. Ilalagay ko po yan kung saan bandang huli na para sa mga nanood, maraming salamat po. Ganun lang po kadali. Sa mga gustong sa mga nagbabalak dyan na mag-vlog, easy po. Ganun lang po ang gagawin nila. So, yan po. Yan na po yung output nung ano natin. Easy save na po natin. Yan, export and share. So, dahil matagal, matagal kunti, so, ikakat natin to. Ikakat natin para hindi na, kung tatapusin pa kasi natin yung oras na 9 minutes, abos yung oras natin. So, ang gagawin, ikakat ko muna yung video. Tapos saka ko ipapasok yung output nung ginawa natin. Ito na po yung movie. Yan na po yung mapapanood mo. Dugtong-dugtong na lahat. Kala mo professional na ito. Po kadali sa mga gusto pang mapanood ng tutorial niya. Mag-subscribe lang po kayo. Bayan, pindutin lang po yung pindutin nyo na rin po para po salamat sa inyo. God bless.